Yun. Medyo maliis lang tayo ng kaunti, no? Na kasi napansin ko lang, meron kasi vlog si Katunying, no? Parang kasi yung sasabi na breaking news, Presidente Presidente Marcos, pinigilan daw yung Kongreso na sa impeachment ni Sara Duterte, na tinatanggi naman dati nitong mga kongresista, tapos ngayon pinipigil, no? Eh, anong pipigilin mo kung wala naman? Hindi, kaya sabihin meron. Hindi yun ang topic ko dito, no? Sinasabi ko dito, ako kasi matanda na ako, eh, no? Inabutan ko na yung panahon ng hapon. Inabutan ko na yung, ano, kumbaga, mahilig kasi ako sa mga magsaliksik, yung kumbaga mga reliyon, no, na inaano ko sila, tinitingnan ko sila. At itong Iglesia ni Cristo, isa sa mga reliyon na nakita ko na mataas ang disiplina, at kumbaga iisa ang boses nito, kumbaga black voting, ang kumbaga sa pagboto black voting ito, eh, no. At itong mga Iglesia ni Cristo, wala pa ako nakita na nagsipsip sa politiko. Wala. Wala. Sila yung pinagsisipsipan ng mga politiko. Ulitin ko. Walang Iglesia ni Cristo na nagsipsip sa mga politiko. Ang politiko ang nagsisipsip sa Iglesia ni Cristo. Después, kung ganun ang sitwasyon, bakit itong si Katunying ay isang iglesia ni Kristo, eh bakit himudpwit siya dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Ulitin ko, bakit himudpwit itong si Katunying dito sa administrasyon ni Bongbong Marcos? Sa asawa ni Bongbong Marcos, particularly kay Lisa Marcos, oo. At ako, naniniwala ako na walang iglesia ni Kristo na corrupt. Wala. Ay, siguro kung merong iba dyan na ano, baka natanggal na o ano, pero wala pa akong nakikita na talagang katulad nitong kay Anthony Taberna. Na todo sip-sip dito sa, tandaan mo ka, Tunying, ang iglesia ni Kristo, sila ang kailangan ng mga politiko. Pero ikaw baligtad ka, eh. Di ba? Ano ba ang dahilan at nagsisipsip ka diyan? Di ba? Parang baligtad yung ginagawa mo, eh. Sinisira mo yung ano lang, panuntunan. Ano? Ito gagod to, eh, di ba? Isipin mo. Ay, tanongin niyo yung mga iglesia ni Cristo. Never na nagsipsip sa mga politiko. Kasi nga, ang mga politiko, hindi naman sa pag-ano, takot sila dyan. Kasi, bakit takot? Kasi, pag bumoto yan, black voting yan, eh. Kung sino sabihin ng kanilang nakataas-taasan, yun yung binoboto ng mga yan. So, hindi nila kailangan magsipsip sa politiko. Di ba? So ngayon, kung titingnan mo si Anthony Taberna, bakit kasipsip na sipsip dyan? Tatanungin lang kita, nakakapera ka ba dyan? Ah, nagtatanong lang ako. Di ba? Nakakapera ka ba dyan? Totoo ba yung mga 5 million na inaakusa sa'yo? Di ba? Pinagloloko mo yung mga tao, eh. Parang pati yung iglesia ni Cristo. Alam mo, hindi maganda yan kasi madadamay yung mga ibang mga iglesia ni Cristo. Ay, kasi ano ka, eh. Sikat ka, eh. Public figure ka. Isa ka sikat na journalist. Tapos makikita ka dyan. Tsaka bakit nga ba hindi ka isinasama dun sa programang sa ganang mamamayan? Ah, paborito ko pa naman yan, si Kajen at saka si Ka Nelson. Pero mas paborito ko si Kajen, Joker. Kay si Kajen, yung nakasalamin na, abagay, pareho nakasalamin niya, yung laging nandun sa, yung mataba.
Ang galing na ni Joker. Ba't ba hindi ka kasama doon? Yun lang. Tatanong lang ako. Ulitin ko. Never na nagsipsip ang Iglesia ni Cristo sa mga politiko. Ang politiko ang nagsisipsip sa Iglesia ni Cristo. Pero bakit ikaw sipsip ka sa politiko? Tatanungin lang kita, nagkakapera ka ba dyan? Binabayaran ka ba dyan? Magkano ba binabayad sa iyan? Nagtatanong lang ako, di kita pinagbibintangan.